Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi niya kayang imulat ang mga mata. Nakaririnig siya ng marahang paggalaw at pag-uga. The movement was familiar. Nasa yate siya. Natitiyak niya iyon. They had sailed many times aboard. Alanis, fear gripped her. Nahuli siya ng mga tauhan ng stepfather. At ngayon naglalayag sila pabalik na Mindanao. No, hindi niya gustong bumalik sa Ipil-Ipil. Gusto niyang bumangon subalit. Kahit yata daliri niya ay hindi niya makuhang igalaw. Sunod niya narinig ay mga tinig. Mahaba pang oras bago tayo makarating sa Capistrano. Ayoko muna magising siya. A deep voice said, Capistrano? What and where in the hell was Capistrano? Umungol si Alanis, subalit walang lumabas sa lalamunan niya. Narinig na niya ang tinig na iyon. Pero walang mahagila pang isip niya kung saan niya narinig at kung kanino. Muli nadama niya ang matinding takot. She tried to speak, to say something. She wanted to scream at her captors, but she was too weak. She couldn't even open her eyes. Sa halip, ay isang ungol ang kumawala mula sa kanya. Shh, it's alright. She heard the soothing voice habang ang isang kamay nito ay banayad na dumadama sa noo niya. Pinapahid ng palad nito ang mumunting butil ng pawis na gumitaw sa noon niya. Nang biglay makadama siya ng tila tusok na aspiles sa kanyang braso at muli nahulog siya sa kawalan. Dahan-dahang tumayo si Clark mula sa pagkakaupo sa gilid ng katre. Inihagis ang heringgilya sa trash bin. Pagkaway tinitigan si Alanis. He couldn't forget the fear in her eyes as she lost consciousness. Ang takot ay kasama na sa buhay ng tao, kahit na sino. Subalit iba ang takot na nakita niya sa mga mata ni Alanis kanina sa beach. Marahil dahil lang gumanti ito ng bati sa kanya, ay naroon ang inosentang kuryosidad. Wala kahit na anong takot sa mga mata nito, nangitian siya ng dalaga. Gumuhit lamang ang takot sa mga mata ni Alanis nang malaman itong nahulog ito sa isang patibong. One moment there had been a wild beauty about her. Inililipad ng hangin ang lampas balikat na alon-along na buhok. She was smiling. Her face is relaxed. Nang sumunod na sandali, tila siya isang dagang nahuli sa isang mousetrap. Hindi niya gustong gawin iyon, pero wala siya mapagpilian. Kailangan niya si Alanis. She looks so helpless, he said almost to himself. There was something about her that needed protection. Yes, she should have been protected from him, from them. The irony of life. She is helpless. Sang-ayon ni Levy, a little bit amused. Clark was stressing the obvious. We drugged her. Muli siyang yumuko at pinahid ang butil ng pawis sa noon ng dalaga. Pagkaway nagbuntong hininga. Hindi gustong bigyan pansin ang guilt na nagsisikap umahon sa dibdib. Humakbang patungo sa pinto ng yate at lumabas. Tila may pumupukpok sa ulo niya. Napakasakit. Nanunuyo ang bibig at lalamunan niya. Sinikap niyang imulat ang mga mata. And it took her too much effort bago niya nagawa magmulat. Ano ang nangyayari sa kanya? Nananakit ang katawan niya at hindi niya makakilos. Itinuon niya mga mata sa kisame. Natitiyak niyang wala siya sa inuupahang cottage sa beach resort dahil puti ang kisame niyon. At ang namulatan ng kisame off-white. Natuon ang mga mata niya sa isang malaking bintana. Mula roon, inakikita niya ang liwanag ng araw. Ang natatandaan niya paggabi na nang tumayo siya mula sa bato at biglang nagbalik sa isip ang alaala. Ang lalaki sa baybayin, the man with stormy black eyes at ang yate. She mustn't have been dreaming na maramdaman niya nakasakay siya sa isang yate at lalong wala rin siya sa silid niya sa bahay ni Florendo. Oh God, where was she? Sino ang lalaki sa beach? Bagong tauhan ni Florendo? O isang corrupt militar na nasa payroll nito? He must be. His height and build suggested that he was. She tried to move but failed.
There was pain all over her body. Gising ka na pala. The voice was deep and kind. Pero hindi iyon ang tinig na una at huli niyang narinig bago siya nawala ng malay. Sa kabila ng pananakit ng katawan, ay sinikap niyang tumagilid upang makita kung sino ang nagsasalita. Then she moaned as pain came piercing through her head. "Huwag ka munang kumilos," the man said gently. Inabot ang isang baso sa mesita sa tabi niya. "Inumin mo ito. Makakatulong ito upang mawala ang pananakit ng katawan at ulo mo." Muli ay bumangon ng takot sa dibdib niya. Baka muli na naman siyang mawala ng malay. Subalit sinisikap niyang kalmahin ang sarili. At kahit marahil tumanggi siyang inumin ang anumang nasa basong iyon, ay wala rin mangyayari. Wala siyang lakas para manlaban. Tinitigan niya ang lalaki. Hindi iyon ang nakatagpo niya sa beach. But he had the same determined jaw. And he was as attractive as the first man on the beach. Except that this man was bigger and perhaps a couple of years older. "Inumin mo ito," utos ng lalaki sa banayad na tinig. Bahagya siyang itinaas mula sa pagkakahiga. Gustong tumanggi ng isip niya, subalit tuyo ang lalamunan niya at nauuhaw siya. Inabot niya ang baso. Malamig na tubig iyon at binalak niyang ubusin ang laman ng baso, subalit pinigil siya ng lalaki at inalayo ang baso. "Tama na muna iyon," wika nito at may kinuhang kapsula sa mesita. "Take this and I will allow you to drink a little more." She pressed her mouth shut. Water was one thing, subalit ang hindi mo kinalang gamot ay ibang bagay. "Come on," banayad nitong sabi. Tila siya batang hinihimok na inumin ang isang gamot sa sipon. "It will make you feel better. Where's my stepfather?" Her voice croaked. Tila ba napakahirap gawin para sa kanya magsalita. "Your stepfather?" ulit ni Levi. "Yes, inutusan ba niya kayong kunin ako?" Hindi naman namin alam kung nasaan si Florendo sa mga sandaling ito. But rest assured, notice had been sent to him that you are going to be our guest here for some time. At wala siyang kinalaman sa pagdala namin sa iyo rito, Alanis. "You know my name?" Ania, sa namamaos na tinig. But rest assured, notice had been sent to him. "You are going to be our guest here for some time." At wala siyang kinalaman sa pagdadala namin sa iyo rito. Inulit niya sa isip ang sinabi ng lalaki. They were not his stepfather's men. Maliban na lang kung nagsisinungaling ang lalaki. But why should he do that? And since he knew her name, she wasn't kidnapped by mistake. But of course, Alanis. He smiled, a charming smile. In another circumstances, she would be charmed. "Now, be a good girl and take this." She shook her head, kept her mouth shut. "This won't hurt you. Kung gusto ka namin patulugin muli, ay hindi na kailangan pilitin pa kitang inumin ito. Magagawa ko iyon nang walang kahirap-hirap. I promise, this capsule will ease the pain in your head and body." Napatitig siya rito. He had a point. They could easily drug her again. She took the capsule at inabot mula sa lalaki ang tubig and swallowed it. "That's a good girl," wika nito. And how Alanis hated that indulgent smile ang tila batang pagturing nito sa kanya. Mamaya lang, makadarama ka na ng ginhawa. She moistened her lips dry. "Sana ko naroroon. Mahalaga pa bang malaman mo kung nasaan ka? Kasing halaga ng dahilan kung bakit inyo ako dinala rito. Nasa isang pribadong rancho ka sa norte." "Why?" It made no sense. Isa kang panauhin ng mga montale sa loob ng ilang araw. "Panauhin?" Napabangon siyang bigla. Itinukod ang dalawang siko sa kama. "Sa ganitong paraan ninyo." Muli naroroon ang kirot sa ulo niya at napangiwi siya. "Relax, Alanis." Hinawakan siya nito sa mga balikat upang ihiga muli. Up close, the man was really handsome. Her kidnappers are good-looking men, not the stereotype that you saw in the movies. At gusto niyang tabigin na kamay nito, ngunit alam niyang wala pa siyang lakas para gawin iyon. "Calm down. Walang mananakit sa iyo rito. Ibig mo bang sabihin, inang higit pa sa pananakit na nadarama ng katawan ko ngayon? Ganoon ba?" Sarkastikong sabi niya. Nawala ang ngiti ng lalaki. "I'm sorry if we had to drug you, pero iyon lang ang tanging paraan upang tahimik ka naming madala." "Nasaan iyong isang lalaki?" she said tightly. Nagsalubong ang mga kilay ni Levi.
Sandali nag-isip, sinong lalaki? Iyong lalaki sa beach? The one who chloroformed me? Ah, yes, tumangutango ito. Ang pinsan kong si Clark, Clark Montales. Sa kanya ang bahay bakasyunang ito. Humakbang ito patungo sa pinto. Magpahinga ka, Alanis. Nasa silid na ito ang lahat ng kailangan mo. Except my freedom. Tuya niya. Put it that way. But just as I said, I'm sorry. Ang sabi ng lalaki bago pinihit ang doorknob. Wala ba akong bantay? O tali kaya? She said sarcastically. Hindi ka ba nag-aalalang tatakas ako? You can't escape, he said matter-of-factly. There's no way you can. Don't ever try. You will only end up hurting yourself. There was no threat in his voice. Tila pa nga paalala iyon. Akma na ito magbubukas ng pinto nang muli siya magtanong. Anong pangalan mo? Pahabol niyang tanong. Levi. Levi Montales. Tuluyan na itong lumabas ng silid at marahang isinara ang pinto. She would have asked for more information. Subalit nakalabas na ang lalaki. Isa pa'y natitiyak niyang hindi iyon magsasalita na higit sa kailangan niyang malaman. It must be that man, Clark. Iyon ang gusto niya makausap. Iginala niyang paningin sa malaki at magandang silid. Kung sa ibang pagkakataon, she would have appreciated the room. Pero hindi sa oras na iyon, kung saan sa palagay niyang iyon ang kulungan niya. Nasa isang pribadong rancho siya sa norte. Kung saan man iyon ay hindi niya alam. But she couldn't be very far from Lawag or Pagudpod, could she? Pinagana niya ang isip sa kung saang bahagi siya na norte. The farthest could be Batanes. Montales, kung kilala siya ng mga ito, ay dapat na kilala na rin ang pangalan niyon. Pero sumakit na lang muli ang ulo niya, ay wala siya natatanda ang pamilyar ang pangalang iyon sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata, sinisikap na tiisin na pananakit ng ulo, at ang takot na nararamdaman sa maaaring dahilan kung bakit siya naroroon. Sleep claimed her again. Kung gaano katagal nakatulog si Alanis ay hindi niya alam, subalit nagising siya sa pamilyar na tinig na iyon. Kumusta na siya? Nararamdaman niya na sa tabi lang niya ang nagsasalita, sa mismong tabi ng kama niya. Si Clark Montales, natitiyak niya. Gusto niyang imulat ang mga mata. Gusto niyang makitang muli ang lalaking iyon. Gusto niyang malaman mula rito kung bakit siya narito sa rancho ng lalaking ito. Ilang beses niyang tinangkang makalaya mula kay Florendo. And she almost made it. Subalit nang dahilan sa isang hello ay naglahong lahat iyon. And she wanted some answers. But she could only silently moan in frustration. Dahil ni hindi niya kayang imulat ang mga mata. She'll be fine when she wakes up. Si Levi, natitiyak mo ba? Bakit wala siyang ginawa kundi matulog? Alanis could sense genuine concern in his voice and she wanted to scream. Wala sa lugar ang pag-aalala ng lalaking ito. Ito ang may kagagawa na nangyayari sa kanya at sapilitang dalhin siya rito. Believe me, Clark, sleep is the best thing for her. Pagising niya ay mawawalan lahat ang mga pananakit ng katawan at ulo niya. Magugutom siya at maghahanap ng pagkain. A moan escaped from Alanis' lips. She was trying to open her eyes but couldn't. What's wrong? That was Clark's voice in worried tone. Sinisikap niyang gumising, but she couldn't. Not yet. Nararamdaman ni Alanis ang palad sa loon niya. The same hand that first soothed her. Clark's hand, and it was gentle. Pero hindi niya gustong bigyan ng pansin iyon. How could a kidnapper's hand be gentle? Ano ang sabi ng doktor tungkol sa drugs? Si Clark uli, ang mga matay nakatitig sa mukha ni Alanis, who kept moaning softly, hating the feeling of helplessness, hating the man beside her. Just as he told you, it was absolutely safe. I double-checked, so quit worrying. She's going to be fine. All right then, si Clark. Tumayo, tinitigang muli si Alanis. Tiyakin mo na sa kanyang lahat ang mga kakailanganin niya. Be sure to give her all the comfort she needs. Pero hanggat hindi natatapos ang lahat ng ito, ay tiyakin mong hindi siya makakasagabal. And treat her like a glass. Hindi matiyak ni Clark kung bakit idinagdag nito ang huling sinabi. Glass, umangat ang mga kilay ni Levi. I don't want her broken. Iyon ang huling narinig ni Alanis bago siya ulit hilahin ng antok. Ano ba talaga nangyayari, mga kafelisidad? Walang kaalam-alam ang dalaga bakit kinidnap siya. Kaya naman, abangan!